Gagawin tayo, ito Samsung, nasa 50 yata ang sukat nito. Mamaya tingnan natin yung model. So ang problema nito ay saksak ko lang siya, so umiilaw yon, tapos wala na, ganun lang siya, wala ding backlight. So ganito ang problema niya, ayaw daw sumindi. Nag-iilaw lang yung standby niya, biblink lang tapos mawawala na. So try it natin. Saksak lang. Yun. So wala na, isang blink lang. Buksan natin, tingnan natin kung ano problema nito. So ito na, model. Model 49. Yeah, Samsung. So ito, nabuksan na natin yung unit. So yan yung mainboard niya. Dalawa yung kanyang flicks or ribbon papuntang top board. So built-in beacon kasama na doon, power supply. So gagawin ngayon natin, si-check natin yung power supply nito. Malalaman mo siya kung good yung power supply. Try natin isaksak yung power supply lang. Testing natin yung power supply na walang main board. Titingnan natin kung magkakaroon siya ng backlight. So saksak lang natin. Ganun lang sa Samsung, malalaman mo yun kung buo yung kanyang power supply pag nagkaroon siya ng backlight. So napansin natin may backlight siya, pero hindi na rin kagandahan yung backlight niya, kulay asul na, oh. So ibig sabihin nito, mahina na yung ilaw nito, kulay asul na yung backlight niya. Yun, oh, may ilaw siya. So pag may ilaw, check natin yung supply dito. Supply dito kung normal lahat. So ang supply natin ay, tingnan natin dito, wala po. So, ang supply natin dito ay 13 volts ang papasok sa ating mainboard. So 13 lang ang papasok sa ating mainboard. 13 volts lang ang papasok sa mainboard. So check natin kung ilang volts yung pumapasok. 12. Check natin sa diode. Yan, 12.8. Yun. So yan yung supply niya. Okay. Try natin kabit yung main board. Titingnan natin kung stable yung 13 niya. Yan, sinaksak ko na siya. Check natin yung 13 niya kung stable. So okay naman yung 13 niya. 12 point. Yun, bumabagsak ka. Nagiging 9, 12. So naglalaro yung supply niya na.
Magna 9, 12 ang supply natin. So, bakit kaya? Ibig sabihin, bumababa yung supply natin. Obserbahan pa natin ng kaunti. Kailangan malaman na talaga natin na nasa supply ang problema natin. Kaya ayaw siya magtuloy. Dito tayo sa mainboard. Yun, nagbabacklight siya. Nagbabacklight siya pero ayaw tumuloy. Try natin dito sa pinaka mainboard natin. May 12 siya. Yun, nagna 9 siya, tapos nagpi 12. Yan, nagna 9 ulit, tapos nag 12. So, medyo kakaiba ang problema nito. Yun o, nag-on siya pero namamatay siya. So, susunod natin gagawin, dahil nag-try na tayo dito, backlash yung backlight, shutdown pa rin siya, poprotect pa rin siya, kumbaga nag-hold down pa rin siya, namamatay. So, pag yung mainboard nakakalas, okay naman yung ilaw natin. Ang supply natin pag naka-on, bumabagsak. So, gagawin ngayon natin, para lang ma-check natin kung saan yung portion na may sira, mag-i-step na naman tayo. So, tapos na tayo sa power supply, napaklas na natin lahat, nakuha natin na pwedeng buo yung power supply. So, ang suspect natin nasa mainboard. So, hindi pa tayo sure kung dito sa mainboard, gagawin ngayon natin dito, maghahang tayo ng ribbon. Tatry natin pag naghang tayo ng ribbon kung magno-normal yung display nito, yung backlight nito. Pag nag-normal yung backlight, ibig sabihin yung problema natin dito sa panel or sa tapboard niya or sa LCD ang problema. So, saksak ko lang siya, titingnan natin kung magno-normal siya. Tingnan natin yung ilaw. Ayun, nagka-ilaw siya. Yun. So, hindi namatay yung ilaw. Yun, oh. Tuloy-tuloy yung ilaw niya, hindi na siya namatay dahil naghang tayo ng ribbon. So, ibig sabihin yan, may problema yung load side ng ating mainboard papunta sa ating topboard. So, bubunutin ulit natin. Ngayon, aalamin ngayon natin kung saan yung saang side yung mayroong problema. So, ito. Bali, ang ginawa natin ay hinanap muna natin yung side na kung saan doon yung nagpo-protect. Kung saan yung doon yung ayaw tumuloy yung ating mainboard. So, nakita natin nung naglagay tayo dito ng tape dito sa signal na to, ito yung level shifter nito. So, papunta yan dito. Naglagay tayo ng tape rito, walang nangyari, ganun pa rin siya. So, lumipat tayo dito sa taas. So, nakita nyo may tape ako dyan, no? Yan. So, yan yung kinabit natin na tape. Tingnan natin kung okay yung picture nito pag dito nakakabit. So, mayroon siya, oh. Yan, oh, mayroon siya. Palagay source. So, ibig sabihin, gumana yung ating unit sa tape nito dito. Yan. Ngayon, ang gagawin ngayon natin dyan ay bibilangin natin kung ilan yung pin na yan para may idea din kayo pag nagka-trouble kayo ng ganito. Ito na. So, binilang na natin yung binlock natin.
Mula sa taas, bilang ka ng 1 to 14, tapos pin 15 to 21, yun yung tatapalan. Yun yung tinapalan ko rito. Sa ganitong sira ah. Kasi minsan yung mga sira kasi ng ganito, hindi pare-parehas ang pin. Minsan may ibang pin na kailangan mo takpan dahil yun yung may problema. So sa akin yung problema nito ay blanco. Nagsa-shutdown yung screen. So yun yung pin na aking tinakpan. At nung natakpan natin yung pin na yun, ay nag-okay yung ating unit. So tinanggal lang natin yung sobra na tape para hindi masyadong halata. Okay na. Nagkaroon lang ng dumi. So yun na, nasabi ko na sa inyo yung pin na ating tinakpan. 14, 1 to 14, open, 15 to 21, yun yung i-block-block nyo. So, yan o. Problema pa nito ay yung ilaw nito. Yun o, yung ilaw nito ay medyo asul na rin. Yan, nakikita nyo yung reflect nya. Medyo asul na rin. Pero pwede pa naman kasi okay pa naman yung mga ilaw nya. Ang ginawa na lang natin dito ay yung magkaroon siya ng display. So, testing natin. Saksak ko lang siya. Okay, nasaksak na natin. Yun, lumabas na yung smart niya. Yun, no? Okay. Yan. So, ganyan siya. Yan. Okay. So, nagawa pa natin yung unit na to. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat.